Wow, the Shenatics. Hindi, kasi punta tayo ngayon sa kapatid ni Ma Brenda, si Ate Caridad. Yung part 1 is binisita natin yung kanyang bagong negosyo. So ngayon, update natin kung marami na bang itlog ang kanyang ano yun na ipon. So ayan, tara samahan nyo. Dani sih dia. So ayan, kasi wala si Caridad. Nandun sa kanilang bahay, sa kabilang bahay. So, ako lang muna ang mag... Oh, anak, pamangkin ni Mama Brenda, si Bugoy, si Leon. So ayan, nandito na po tayo ngayon sa taas. Bawal daw maingay kasi yung mga manok, very sensitive. Ayaw nila lang maingay at saka baka madisturbo ang kanilang pagpangitlog. So, anong pagpunta ko dito last week, naunahan ako ni Caridad na mag-harvest ng itlog. So ngayon, meron tayong naabutan ng mga itlog na kanilang niluwal. So ayan, samahan niyo ako mag-harvest ng itlog. Pero talagang maliit ang itlog. Ito, medyo malaki na ito. Mangitlog yung mga manok is after 1 hour. Siguro. Pero yung oras talaga na mangitlog sila, yung sabi na Ate Caridad, is 7 a.m. to 9 a.m. Balik sila 1 p.m. to 3 p.m. Sa Ate Caridad, nandun sa kanilang bahay kasi naglalaba. So ako nandito ngayon, kasama ko naman si pamangkin ni Mama Brenda na si Bugoy. So ayan, ang dami na ng itlog. Nakakuha tayo ng 9 pesos na itlog ngayong umaga. Alam nyo ba guys, itong manok na to is hindi sila nag-breed. Like, walang babae at saka walang lalaki. Puro lang ito babae. Ang nag-produce pala ng kanilang itlog is ito lang yung ang pagkain nila. Ito lang pala yung pagkain nila, yung nag-produce ng egg. Very amazing, very technical problem. Ito, gusto ko sana ako yung magpapakain, kaso lang. Okay. Siguro, madaling araw sila nag
nagpapakain ng itlog. Nagpapakain ng itlog po. Laki ni Love, super. Hintay tayo ha, maghintay tayo kung merong itlog. Hoy, mangitlog na kayo mga na, basta ako magalit sa inyo. Tagal ng itlog. So guys, hintayin natin ha. Hintayin natin sila mangitlog. Ang ganda niya tignan kasi puro puti at saka malinis, malinis tignan. Very peaceful yung life nila. Kaso lang siguro mahirap siguro silang magluwal ng itlog. Kaya hintayin natin after a minute. Baka meron ng itlog. So, ayun. Pauwi na kami sa bahay. Kasi mamaya pa daw sila magluwal ng itlog. Mga hapon pa. Kasi ngayon na umaga, tapos na silang mangitlog. At saka mamaya pa daw yung tawag dun, mamaya pa daw. Very na-amaze lang ako kasi yung nag-produce pala ng itlog is yung pagkain nila. Tsaka, medyo magastos lang. Sabi ni Caridad, tatlong sako ng feeds sa isang week. Tatlong sako na isang week is mahal naman yung mahal yung kada sako. Amazed lang ako kasi gusto ko talagang magnegosyo. Kaso lang, kapos sa pera at saka wala pang budget. Very amazing. Gusto kong mag-alaga ng gano'n, ng mga manok. At saka ako yung yung magpapakain. Gusto ko talaga nun. Kaso lang, ito nga, pandemya, naapektuhan yung trabaho. So,
wala pang malaking sahod. So maybe soon pag nagpaulan si Lord ng blessing, baka masama ako doon. So soon, baka meron akong negosyo. Gusto ko talagang manegosyo, promise. Yun yung dream ko sa buhay. Yun yung very, ano ba yun? Yung, gusto ko yung future ko is yung negosyante, like ng mga manok, baboyan. Gusto ko talaga nun. Gusto ko talaga ng magnegosyo ng ganun. So ayun, part 2 na pumunta ako doon sa Ilacanate, Caridad. So baka merong part 3 na ako yung magpapakain at saka baka soon ako na marami nang makuha na kinaitlog. So ayan, sa mga lahat na manonood, maraming salamat po sa lahat. So abangan niyo po yung next vlog ko. So see you in my next vlog. Bye bye.